Hello mga Imoral, kumusta kayo? This is your boy Ace checking in and we're back with another video. At nandito tayo ngayon sa Show MRT station dito sa branch ng Fashion Delight. Dito mismo sa may station ng LRT. Ngayon naka-new arrival sila mga Imoral, no? Hindi ko alam kung kailan sila nag-new arrival, pero yan, pagdaan natin dito. Dami na nilang sapatos, dami na nilang selection. So pakita ko sa inyo yung mga sapatos na available dito at yun, bago tayo mag-upisa mga paps, kung bago ka lang sa channel, maraming salamat sa pag-click at sa panonood dito sa video at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po. Yun lang mga Imoral, gusto ko sabihin, maraming salamat ulit at pakita ko na sa inyo yung mga sapatos dito. Nahirap na siguro yung B-roll na yan mga Emerald. So umpisahan natin dito sa Air Jordan 11 Jubilee na to. Maliit lang to mga Emerald, size 7 way lang ito. Pagkata ko sa inyo yung mga details niyan. Okay pa naman to, wala naman tong kahit anong issue dyan. Ay, mga leads lang sa may sackliner, pero yan yung itsura niya sa likod. 1,800 pesos po, wala pang masyadong tax. Minimal lang siya dito sa may bantang heel. Sa ilalim niya ito mga Emerald, Air Jordan Legacy 312. Maliit lang din yung size na ito mga Imoral. Size na nakalagay dito ay size 7 men's, no? 1,800 pesos lang din to. The usual drag sa bottoms niya, 1,800 yung presyo. Dito sa baba, spring blade naman ng Adidas. Ayan, ito yung malupit na technology nila na parang di man nag-excel, no? Sayang din tong ano na to. Masarap siya sa paa. Size naman itong spring blade na to, size 7 lang din mga paps, na 7 US. Ayan, presyo niya hindi nakalagay dito sa sneaker na to. Hindi, ito nakalagay dito. Parang 1,250 pesos lang yun. Nike Metcon mga paps. Ayan, Nike Metcon to. Hindi ko lang alam kung pang ilang Metcon. 1,800 pesos din to. Size naman ito, size 9. Ito maganda-ganda pa yung condition. May something lang dito, parang puti-puti. Hindi natin alam kung ano yan. Ayan. Check na lang mga Imoral. Maganda pa yung outsole niya. Ayan, buong-buo pa. Ang size niya ulit, size 9, 1,800. Ang dami pa nito. May mga Calvin Klein pa. May daming runners, no? Tapos meron parang Y3 doon sa baba. Ayan, fila. So hindi ko na may papakita to sa inyo lahat mga pups na. So kung gusto niyo makita yung full selection, daanan niyo na lang sila dito sa my show MRT station. So ito, pakita natin sa inyo tong Yeezy 500 na to. 1,250 lang to. Ito yung gusto kong Yeezy 500, yung ganito yung gilid, hindi yung parang mesh material. Hindi yung parang ganun, no. Ito maliit lang eh, sayang. Hindi ka siya sa atin to, malamang size nito size 8 to. Hindi pa naging size 8.5. Tapos 1,250 pesos lang yun. So ito yung kanyang ilalim. Gum sole siya. Konting drags lang naman sa mabandang heel. At saka halos wala pa dito sa may 4 foot. Ang ganda na ito. Konting linis lang mga paps. Ito pa isa mga paps. Nike Utility Shield. Size 9 naman to. Mga Emerald. Presyo nito 1,800 pesos. Ito buong buo pa rin naman talaga. Wala akong nakikita kahit anong hiwalayan ng sole sa upper. Squeezing na nga lang sa midsole. Signs of usage. Sock liner tsaka collar niya, maayos pa rin naman. Ayan, 1,800 po ulit. Ganda pa ng kanyang outsole. Baka naghahanap kayo ng fila na ganito. Maayos naman to. Ang size na ito 8.5 pero mukha siyang mahaba. Ano? Parang feeling ko kasi sa size 9. No? Pero baka yung illusion lang nito, kaya siya nagmumukhang mahaba. Ayan, ito medyo kailangan nyo lang linisan yung ito, mga parts dito sa sock liner at sa collar.
Pero overall, wala pa naman kahit anong sira, ano, sa upper, creasing lang, walang separation. At hindi ko alam kung bakit ganyan yan. Outsole niya pwede pa, kita niyo pa naman yung traction ng konti. Ang mura lang neto, 880 o 980, mga ganun lang siya, basta below 1,000 to mga sir. Itong ganitong equipment na boost, no, ng Adidas, ito medyo big size, size 10 to mga tops. Ito yung itsura niya, 1,800 pesos to. Maganda pa, no? Hindi ko lang bakit may mga parang plots ng ano, ng itim dyan. So may boost niya. Ayan, parang yun. Kinain ng langgam yung dating niya. Outsole niya okay pa, oh. No? Kita niyo pa naman yung mga lines and tractions. 1,800 pesos. Air Jordan 1 Low. Mga papas, parang pine green yung kulay niya. Issue kaagad na nakita ko is ito. Ayan, no? Maangat na yung leather doon sa may midsole niya. Size nito size 12. Malaki. Ayan, legit naman to, mga immoral. Kaso yun nga, may mga issues na siya. Ayan yung ilalim niya. Medyo matindi na yung drags dito. Nawala na yung mga stars. And matindi na yung heel drag niya. 1,800 pesos po yan. Adidas POD po. Meron dito. Yung size naman nito, maliit lang din siya. Size 8. Ayan, medyo bit na nga lang yung dating, no? Makikita nyo dito yung boost niya medyo naninilaw na. Tsaka nag-tiris color na rin yung outsole. 1,500 pesos po. Pero yan yung condition ng outsole niya. Maganda pa, no? In fairness, maganda pa yung outsole. Yung boost lang talaga, baka kailangan yung lagyan ng pintura. Oh. Di ko alam kung nagagamitan ng sole sauce yan. Wala naman punit sa upper. Okay pa yung bottoms. Again, 1,500, size 8. Dito sa taas is itong Air Max. Hindi, Air Atsuma. Ano ba ito? Ano kalagay dyan? Atsuma? Nike Atsuma. 1,800 pesos po ito, mga pups. Size 10.5. Mukha siyang maikse, ano, pero malapad siya kung titignan mo. Malapad. Naganda pa rin naman yung condition nito. Ayan, itsura niyang outsole niya. Wala naman seps. Wala naman punit kahit ano. Ganda pa ng logo dito. Nike Atsuma, 1,800 pesos. Size 10.5. So tingin naman tayo dito sa ilalim. Itong running sneaker na to. Ayan, no? Ganda na ito. Ay, moral, oh. Anong klaseng Nike to? Zoom Fly 5. Nice, no? Size 9 itong Zoom Fly na to. Ay, moral. Ganda na ito. Magkano naman siya? 1,800 pesos. Pagdating sa upper, okay naman. Wala ako nakikita kahit anong issue. Midsole creasing lang as usual. Ito, maliit na punit dito sa sock liner. Yung ilalim niya is ayan. Heel drag lang meron yan. Ito dito. Pero yun sa forefoot niya, wala. Ganda na ito, mga immoral. Malambot. Kung madalas kayo tumakbo, walking-walking yan. Pwede sa inyo. Tapos itong Nike SB na to. Blazer siya. Ayan, Dunk Low Pro nakalagay. Hindi ko alam kung bakit naging dunk to. 1,250 pesos. Size naman nito, size 8.5. So, okay naman. Kaso medyo nagalangan ako dito sa may tag niya. Tapos nakalagay doon sa kabilang tag, Blazer Mid-Edge. Oh, okay, gets. Gets ko na. Okay naman, may sole separation nga lang siya dito. Ayan, doon yung itsura niya sa likod. Ganda rin na ito. 1,250. Size niya ulit. Size 8.5. Ayan. Then merong shattered backboard na Air Jordan 1 Low dito. Ayan. 1,800 pesos. Ang size naman ito, size 8. 1,800. May malupit na heel drag na nga lang siya. Asya ka, may sole separation na siya dito sa may ano, sa may toe box. Ano yung likod? Pakitignan nyo na lang. Ito pa lang tayo, mga immoral. Ang dami na natin na ipakita sa inyo, no? Mukhang mahabang vlog na naman itong gagawin natin dito. So kung hindi ko may papakita lahat yan, you can check the full selection dito sa mismong shop nila. Pili na lang tayo ng medyo hindi natin madalas makita, no, sa mga ukay. Ito fresh foam. Pag nakita tayo nito sa ano, mahal to eh. Gore-Tex pa yan, mga paps. Dito 1,800 lang yan. Ang size naman nito dito is size 8.5, no? So ayan, maganda to, mga pops. So yan yung ilalim niya, konting heel drag lang ang meron. 4-foot drag, so okay pa naman. Oh.
So protect pa. Gore-Tex to, ibig sabihin posibleng waterproof. Ganda nito mga paps, fresh foam ng New Balance. Ito Nike Dunk na to. Tagal ko na nakita to eh, pero ito nakalagay dito parang Nike 85. Yan. 85th anniversary ba to? Hindi ko rin sure eh. Pero hindi ko naman kailangan malaman din ano. Ano lang natin yung sapatos mismo, size 8.5. Ayan, may separation lang siya dito sa may likod. Ayan. Ang presyo nito 1,800 pesos. Sa ilalim niya is ito meron LeBron 19. Para maliit lang yung size nitong LeBron 19 na to. Tingnan natin yung size tag niya. Size 7Y lang siya, mga Babs. Iangat natin yung dila para mas maayos yung mature. Ayan, ganyan ano. Yun, ayan, size 7Y, 1,800 pesos. Ayan. Masyadong sira eh. Heel drag lang, kitang-kita dito. Nike Blazer Low na cork naman, tsaka canvas dito sa may baba. Ang ganda na ito mga paps. So size 7 lang to. Ayan, nakikita nyo yung cork insole niya. Tapos pati yung cork tongue. Ayan, nandito. Ang ganda na ito, no? Size 7. 7 ano ba to? 7 men's. Ayan. Ang ganda rin ang branding ng Nike dyan. 1,250 lang to mga paps. Oh, ang ganda ng ilalim. Tapos meron pang ano dito. Ganda to. Ang marad. Air Max 97 na collab with the cloth. Ayan. Ang size naman nito mga paps, size 9, 42.5. Ayan. Medyo fading na nga lang. Oh. Hindi na ganun katingkad yung suede material dito sa may harap. Ayan, ayan yung itsura niya. Scuff marks dito sa may bandang toe box. Pero maganda pa yung air unit. No? Tsaka ito yung usual na sakit ng Air Max 97. Itong part na yan. Pero okay pa. Ayos pa itong mga to. In and out. So, kaya napuhumus ka dyan. 1,800 pesos. Meron Travis Scott Air Jordan 1 dito. Tapos meron pang Steph Curry na ganito. Oh. Ano ko nakita ng ganito? Size nitong Curry na to is size US 8. Women's 9.5. Oh, ayan. Pang basketball pa rin to, no? May separation na nga lang ng konti dito sa may kundang toe cap niya. Pero yan yung kabuuan. Ilalim niya okay pa naman eh. Heel drag lang, kitang kita dito. Pero 4 foot drags wala. 1,800, size 8. Interesado ba kayo sa ganitong Air Force 1? Yung parang sustainability Air Force 1 nila. Size naman itong Air Force 1 na ito. Magaan lang to, no? 9.5 US. Kasi yung ano niya, parang hindi siya parang fabric na ewan niya. 1,800 kasi yung midsole niya ganyan. Pakitignan nyo na lang na maigi. Yan. Yan yung insole niya buo pa. Heel drag meron lang no. So okay pa to. Itong ganitong Puma oh. Parang Year of the Tiger ano. Ayun, meron siyang tiger dito. Puma. Puma. Ganda na ito oh. Ayun, meron Chinese character dito. Size po na to, size 8.5 US. Manalo to. Hindi ko pa kayang basahin yan eh. Ngayon lang ako naka-encounter ng kanji na ganyan. Ayan. Ganda nito, walang sira yung sock liner. Okay pa, medyo hindi na siya puti. Yun lang yung masasabi ko. Kasi yung mga konting gasgas lang na ganyan. Pero yung sapatos mismo, ang ganda mga kapso. Outsole niya, oho pa, 1,800 pesos din to mga kapso. Yung ganitong Nike running sneaker. Ayan. Hindi ko alam kung anong exactly tawag dito. Ilang beses ko na ni-research ito. Tapos nakakalimutan ko palagi. Yung size tag niya, wala na kasi wala na siyang insole. Feeling ko yung size tag niya is nasa insole. 1,500 ko. Feeling ko mga nasa size 8.5 lang to. May heel drag at saka 4 foot drags na rin naman ito. So, ayan. Kayo na lang po humusga dito sa sapatos. Hilinisan nyo lang ng konti para maging pogi pa. Feeling ko ito naman babalik sa dating form kapag sinuot nyo na yung kaano yun dyan. Tapos naka ano na sa binte, no, sa ankle.
air unit niya nandito pa. Ganda rin na ito. May Lebron soldier dito sa baba. Hindi ko na alam kung pang ilang soldier to. Siguro soldier 8. Hindi lang ako sure, hindi ako sigurado. Size naman na itong Lebron na to is size 8.5. 1,250 lang siya. Wala naman kahit anong drugs sa kanyang outsole. Check nyo na lang na mabuti kung may naghihiwalay ba. Manda dito sa harap, no? Parang meron na. Ito, malapit na yan, pero wala pa naman masyado. Parang nakahiwalay lang, pero hindi pa talaga. Ayan, 1,250 sa Lebron. Mga paps, ito, kailangan yung idikit yung velcro niya dito kasi natanggal na siya. Ito siya yun. So, kailangan yung idikit dito para ma-strap siya na maayos. So, yun lang naman. T6 gel naman, mga paps, na size 8.5 ba? Oo, 8.5 US to. Medyo bugbog na itsura niya, no? Pero feeling ko pag nilinis yun, magiging okay pa naman yung itsura. May mga konting tastas nga lang siya dito sa toe box. Tsaka yung condition ng kanyang midsole is makrising na, no? Pero okay pa yung gel. Dukes-kes na yung branding dito sa likod. Gel Flux 4 po yung tawag. Yung insole niya na ganyan, no? Parang nilalagyan ng pulbo bago isuot. Mas malambot din yung kanyang midsole nga. Ayan. Outsole niya, well, may mga usual drags, lalo na dito sa 4-foot area, pero dito, konti lang. Presyo nito, 980 pesos. Baka trip nyo itong gantong kulay ng Air Max, kaso parang medyo bugbog na rin yung itsura niya. Ayan, no? May mga ano na siya. Medyo tastas pero hindi pa naman masyado. Parang papunta pa lang doon. Yung kulay niya, akala mo Captain America. Size na ito 8.5 lang. Tapos 1,500 pesos siya. May paninilaw nga lang siya dito sa part ng midsole. Wala namang separation na nangyayari pa. Nakadikit pa naman lahat. Kasi ito yung kanyang ilalim. May traction pa. Hindi pa kayo madudulas dito. Okay na okay pa ito. Ito sa taas mo, mayroong Under Armour pa na isa. Hover ulit yung tech niya. Maayos naman to. Tingnan natin yung size tag. Sabi ni size tag, ano siya? Size 9. Size 9 para dito sa Under Armour na to. Yung upper niya okay pa, no? Yung bottoms nga lang niya is ayan, medyo manipis na, no? Yung kanyang traction. 1,800 pesos po. Basketball sneaker, mga pops, size 7.5 na Adidas Pro model. 1,800 pesos. Ang kulit ng itsura nito, old school na basketball shoes eh. Leather, rubber, fabric. Yan lang, ano. Again, size 7.5, 1,800 pesos. Iba na nga lang yung kulay ng kanyang shell to. Pero kung pang babasketball nyo lang din naman, yun naman na kailangan paputiin yan. Yung outsole niya yan, maganda pa. Tapos may torsion tech din pala tong Adidas Pro model na to. Yeezy 350, mga paps, yung utility, ano ba to? Hindi, pirate black to, no? Na reflective ng 350 V2. Size nito, size 10.5, no? Pero parang ang haba niya para sa 10.5. 1,800 pesos to. Maganda pa yung ilalim. Ayun. Maayos pa to, eh. Hindi ko alam kung dahil lang sa palaman kaya medyo pumuka yung shape niya sa likod. Pero ito, nabibitin ako dito sa dulo ng strike. Pero maganda rin naman to. Mag-replica siya. Nike Zoom Pegasus 36. Mga paps, yung nakalagay dito sa dila. Ang ganda ng color na ito. Simple lang, no? Puti, blue, gray. And that's it, no? Hits lang ng blue yung Nike. Size 9.5 to, mga paps. Ang ganda pa ng ilalim niya. Presyo po is 1,800 pesos. Isa pang Air Max 97, mga Emerald. 1,800 pesos naman to. Maganda dito, may add-on siya na ganito. May bling siya.
Midsole nito okay pa, no? Hindi pa naman ako nakakita na kahit anong issue dyan. Malinaw pa yung air unit. So, wala pang kahit anong nangyayari sa midsole niya. 2021 pa lang naman ni-release to. So, okay na okay pa to. So, ayan. Nike Air Max 97 na ganito. Suede. Tapos leather, no? Yung mga overlay niya dito. Then, ganyan yung branding dito. Outsole niya ito. Nice. Again, presyo nito 1,800. Size 8 po. Gusto yun eh. Mga emerald, oh. May orange label ng Nike SB dito. Oh. Sayang to. Maliit lang mga emerald. Size 7 lang to. No? Kung size nyo to, kulay yun na. Ang ganda na ito mga emerald. Panalong panalo to. Sa mura-mura lang niya. 1,250. Ayan. Gum sole. Panalong panalo mga pops. Anta mga emerald. 1,250 lang. Ang lambot na itong part na to. Ng midsole niya. Nakakatawa to. Size nito size 8.5. Hindi na nga lang siya puti overall. Ano. Ayan, may mga naninilaw na parts na siya dito. Pero okay lang. Maganda pa naman yung ano, malambot. Heel drag nga lang meron. 1,250. Size 8.5. Merong Yoji Yamamoto dito mga pops. Y3. Nakalimutan ko na yung tawag dito sa sneaker na to. Ayun, ilalagay ko na lang din yung ID niya ulit dyan sa may baba. Para malaman nyo. Size nito size 10.5. Bakit puro 10.5 yung mga Y3 magagandang lumalabas sa ukay-ukay ngayon? Ah, batrip. Yan, yung branding ng Y3 dito. Insole niya nandun, Y3, tsaka Adidas nakalagay. Yoji Yamamoto dyan. At maganda pa yung kanyang outsole, 1,800 pesos mo. Ganda. Pasok sa budget nyo, Y3 to. May ganda, ano dito, Nike. Nakalagay dito, squash type. Sapatos. Size 7.5 lang to, mga paps. Baligtad yung Nike dito. Kasi yellowing na yung kanyang midsole. Ano? 1,500. Yung kanyang ilogo. Medyo lamog na nga lang na yung part na to ng sock liner. Pero, ayun no. Ganda rin na ito, no. Heel drag na nga lang. Medyo matindi. Anta na Clay Thompson, mga pap. Size 8 lang to. 1,800. Ito mukhang bago pa yung condition. Ang kintab pa eh. Isang tingkad-tingkad pa ng mga kulay niya. Placing system dito. Sa cleaner niya, ganyan lang itsura. May konting dumi lang dito. So, ito yung likod niya. Tapos yung ilalim. 1,800 to. Makakapit pa ang dikit pa ng kanyang outsole laro na dito. So, Clay Thompson to, mga pap. So, Anta. Size 8. Check natin tong Nike Blazer na to, sir. Ayun. Wala nga lang siyang sintas. May ba? 1977 dito. Wala lang to mga paps. 1,250. Check natin yung size tag niya. Size nito size 8, no? So kung ano, simpleng shoelace lang naman kailangan nyo. Kayo na mag-provide. Ganda pa. Check natin yung aerial view or bird's eye view. May konting separation ba? Wala. Malinis na malinis to. Ang ibig ko sabihin doon, wala siyang hiwalayan. So, kayo na yung bahala magpuskos na itong part na to. Ganda pa naman to. 1,250. Ano ulit size niya? 1,250 size 8 po. Then ito, maliit na size lang. Air Jordan lift off. Size 6.5 lang, 6.5Y lang naman. Yung color combination niya is pang South Beach. No? Itong ganyang pink, tsaka yung gantong blue. Ito na yung, ano niya sa likod, Jumpman logo dito. Naninilaw na nga lang yung outsole niya sa banda dito. 1,800 pesos po. Ito malinis pa din. Maganda pa rin to, para sa maliit na size, no? Usually mga ganito bugbog eh. Ito, pakita ko sa inyo to. Ito yung medyo matinong Travis Scott Air Jordan 1 fragment dito. Ito, 1,800 yung presyo niya. Size niya, size 7 men's, Euro 40. Na?
Yan, medyo may mga cracks na lang siya dito sa toe box. Pero okay pa naman siya. Yung writing niya dito, cooling code, something-something, Hiroshi, Travis, something. Okay naman. Ito lang, hindi ko gusto yung swoosh niya dito. Pero sabi ko nga, ito yung isa sa pinakamatino na nandito. Yan, Air Jordan pa rin naman yung nakalista dyan. Tapos yung ilalim niya, ayan. 1,800. Tignan natin yung kapares. Ayan yun. Ito yung kapares, yung swoosh niya dito, ayan, medyo matino pa. Ayan, tama naman. Kaso wala, hindi meron pala. Ayan, kita naman yung cactus jack na nakalagay dyan sa likod. Ayan, ito. Medyo nasa gitna rin naman yung Nike Air branding niya. Tapos ayan yung itsura dito. Toe box na itsura. Ayan, ganyan. So, 1.8, size 7 men's. Dito sa taas, oh, mayroong North Face na... Ito, totoo pang hiking to, no? Yung feel pa lang nung itsura niya sa ilalim, eh, na may surface trail na, na nakalagay. 1,800 pesos po to. Size naman na ito, size 9 US. No? Medyo may mga bleeding na nga lang nung kulay. Hindi ko maintindihan kung saan galing. Ah, dito sa violet na to. Nag-bleed na dyan sa may papunta sa suede. Ayan. Tapos, separation, meron ba? Wala naman. Ayan. Parang matibay talaga to, North Face. Kung anong may nakalagay dito. Effective, pero no. Then ito, may branding siya dito sa dila. Ayan, nag-bleed lang talaga yung kulay niya. 1,800 po. O, meron pang isa, na pirate black, na 350 V2. 1,800 pesos din to. Yung size niya, check natin. Size 42 eh, so that's would 8.5, no? That would be 8.5 US, Euro 42. Ito maganda rin to. Panalo, no? Actually, ito malambot yung ano, yung boost niya. Ayun, no? Sobrang lambot ng boost. Yan po yung likod. Nari namang steps. 1,800. Para sa size 8.5, tingnan natin. Pwede, no? Pwede. Pero I would prefer size 9 kung para sa akin, ano? Baka kasi medyo masikip to. Pero ang ganda nito, mga pops. Upsado sa inyo. Ito, leaning. 980 pesos lang to. Running sneaker. Ayan. Ang size naman nito, size 7. Okay naman siya. Talikot tayo sa hangin. Baka kasi magano yung hangin. 980 lang. Ang ganda pa rin naman yung outsole niya. Then may isang Converse 70 dito. Ito ang ganda ng effects kasi naninilaw na yung kanyang rubber parts, no? Ang size naman nito, dito yan sa ilalim, size 7 men's, 1,250 pesos. Heel drag na nga lang, meron na 4 foot drags, meron na din, no? Kita nyo naman dyan. Pero maganda pa yung upper separation, meron yung konti dito. Ayan o. Dito sa kabila, wala. Ay, maganda to. Yung parang mustard color. Size 7, 1,250. Yung mga immorali ko na naipakita sa inyo lahat yung mga sapatos dyan. Ha. So, ang advice ko, puntaan nyo sila dito sa may MRT, Show Boulevard Station. Sa pagitan to nung ano, nung ticketing, nung magkabilang ticketing. So, ito. Dito naman tayo sa may mga pader nila, no? Ito minsan magaganda rin yung mga sapatos na nandito eh. Ayan, nakikita nyo naman itong mga to. Air Max, ito siya. Ayan, Nike Air Max to, 2,800. Ito, dito natataas yung mga presyo ng mga sapatos. Ayan. Size 11 lang to. Size 11 lang eh, no? Size 11 to, malaki. Malaki to mga immoral. 2,800 pesos. Ayan, naninilaw na nga lang din yung ibang parts niya. Pero okay lang yan. Ito yung kapares niya, no? Makapal pa yung outsole niya eh. Hindi ko alam kung ano exactly Nike sneaker na Air Max yan, no? Pero ayan, meron yan. Available yan dito. Tapos meron ganito. Meron siyang parang quago dito sa ibabaw. Jordan siya. 2,800 pesos. Size 10.5 to. Ayun, no? Hindi ko malaman kung kanino. Lalagay ko na lang yung ID siguro dyan sa baba.
para malaman natin. Then, ito yung kapares niya. Ito yung kapares. Kunin natin. Tapos, ayusin natin ito. Ayan. Ito yung kapares niya. Ito walang issue. No? Okay na okay pa to. Kahit yung ano, prime knit or fly knit upper niya, okay pa. Weird nga lang din talaga. 2.8, size 10.5. Sa ibaba niya is itong court size 23 na Jordan. Ang ganda ng kulay nito, no? Parang weath. Pero hindi eh. Parang desert brown eh, no? Size 8 naman to, 2,800 pesos din. Yan yung kanya ilalim. Maganda-ganda pa. May mga stars pa naman dito sa may toe area. Okay pa to. Court size 23. Then merong Mamba Focus ng Kobe dito. Kaso ito na nga lang, ano, may kulay. Nagkaroon ng kulay yung puting part dito sa harap. Size nito size 9. 2,800 din. Maganda pa yung outsole niya. Ito yung kapares. Ito walang ano, walang discoloration dito. Ito isa meron eh. Ito wala. So yan. Yun na yung condition. Sa cleaner, medyo lamog na. Pero, maayos naman, no? Walang sip. Wala ring. Drags. Then, dito sa baba niya is itong Kyrie 3. Ayan. Yellowing na nga lang to. Yung mga plastic parts na parang tinik-tinik. Tsaka itong nandito sa harap na parang hyperfuse. Size naman nito. Size 8 US. Ang kanyang price. Ito, 2,800 pesos din siya. So halos lahat ng nandito, no, sa estante na to, 2,800 pesos yun. Lipat tayo dito sa kabila, mga paps. Ito, merong parang hyperdunk dito. Ayan, no. 2,800 pesos. Ganda pa nito, mga paps. Oh. Oh, buong-buo pa. Oh. Kahit yung mga plastic na ano, malinis, no. Walang dumi. Yun nga, 2,800 pesos. Yung size naman niya. Teka. 42.5 euro. So size 9 to, mga paps. Munti ka na siya mahulog. Ito nga lang yung black parts niya dito. Natatanggal na yung pintura. Kayo na po bahala mag-repaint. Kung ipapang casual nyo lang naman. Kung ipapang laro nyo, hindi naman nakailangan. No? Walang sep yan ha. Itong kabila. Ito, ayan. Kabila. Ganun din naman yung condition sa kabila. Wala rin namang hiwalayan na nangyayari. Maayos pa. Malinis na malinis pa itong hyperduct na po. Presyo niya 2,810. Size 9. Merong Air Force 1 na ganito. Hindi na to mid eh. High na to eh. Kasi meron na siyang ganito. 2,800 din siya. Hindi ko alam po anong ang actual na tawag. Pero, yan. Ito yung may bakal dito. Sa harap. Gumsole din to. Size 8.5 mga paps. Ito na nga lang yung leather niya. Nag maangat na, no? Tapos mapupunit na yan. Pero maganda pa ilalim. Konting hindag lang kasi nawala na yung stars. 2,800 din to. LeBron 19. Oh, LeBron ako, LeBron 19 ako ng LeBron 19. Hindi nga ako sigurado. No? Ito, ito yung itsura niya. Hindi ko alam kung bakit ganito. Parang may mga patches. Ayan, no? Tapos, yung size naman nito. Tignan natin yung size tag niya. Ayan, ayan yung kabuuan yung itsura niya, mga immoral. Size 9 to. Ayan siya. Presyo niya, 2,800 pesos din. Medyo manubi na nga lang. Pero okay pa. Ayan, may mga patch dito. So, ganun din sa kabila. Ayan yung kapares niya. Then, sa ilalim niya is merong ito, Lightning na Air Jordan 4. Ayan. Pero ito, reps lang to, mga paps, ha. Ayan. Tapos, hindi ko ano kung ano nangyari. Parang sinubukan niya itong i-repaint. Dito. Ayan, may mga brush strokes, eh. No? Hindi rin maganda yung brush strokes niya. Size na ito, size 8.5 naman. Pero okay pa naman yung kanyang midsole. 2,800 pesos. Nike SB Dunk Low Pro naman. Hindi ko alam kung anong colorway to exactly. Pero ayan, okay naman yun. Tugis niya. May konting separation na yata dito sa may bandang harap. Hindi pa naman. Hindi pa naman siya separation. Makapal din yung dila nito.
Ito yung outsole niya, may heel drag na nga lang siya. 2,810. Ang size naman nito is size 9.5 naman. Yeah, meron ba silang Legacy 312 dito na low mga pops? Size 10 naman to. Okay naman itsura nito. Yung elephant print niya. Tapos parang may gradient ng green. Kapunta sa neon. Ganda rin ang color combination. Leather quality naman yan. Check nyo na lang. Separation wala rin naman dito. Yan. Kailangan nyo lang ayusin yung creasing ng toe box niya. And mag-provide ng shoelaces. Again, size 10 to mga paps. Presyo nito 2,800 pesos. Lipat na tayo dito mga paps. Ito, mayroon mga high-end din ng mga sapatos dito. Ayan, check muna natin dito. Travis Scott na reverse mocha na to. Medyo bugbog na nga lang yung itsura niya. Kasi yung heel drag niya medyo matindi na eh. Alam mo, nasunog sa motor eh. Ano na nangyari dyan, ano? Ano maglakad yung pag umiari na ito dati? Size niya 9.5 de 8.5 lang mga paps. Size 8.5 lang, may scuff marks na nga lang siya dito. Pero panalo sana, ano? Ayun, size 8.5 2,800 pesos. Reverse mocha Travis Scott's. Ito yung kapares niya. May itsura dito. Medyo bugbog na nga lang talaga to mga paps. Pero kayo na, bahala kung trip nyo pa din. Kung size nyo, okay yan, para sa inyo, kunin yan dyan. Alexander McQueen na ganito, parang wingtip yung ano, yung toe box nyo. Hindi ko masasabi yung size ng ganito eh, no? Pero 2,800 yan. Tapos mayroong KD React dito sa likod. KD 3.5 lang yata to. 2,800 pesos din to. Ang size tag niya dito nakalagay. Size 9.5 mga paps. Medyo malabo na pero visible pa naman ng konti. Maganda pa yan. Tapos isa pang Alexander McQueen, yung oversized. Nakakalimutan ko yung exactly tawag nila dito eh. Size 36 to. Kasi yan usually nakalagay yan dyan sa likod eh. Size 36 euro. Ganyan ito yung ilalim niya. 2,800 pesos din yan. Hindi pa tayo dito sa taas. Ito, mga Air Force 1 na ganito. May accessory din siya. Parang championship belt. Yung dating. Tapos yung style ng cracked leather dito sa toe box tsaka sa overlay sa gilid. US 8 naman to. Pero pag Air Force 1, usually yung medyo malaki sizing yan. So, kasi sa 8.5 yan. 2,800 pesos. Patent leather pala yung shoes niya tsaka yung back tab, ano. Ito mga pops, oh, off-white na ano, hyper dunk, oh. Boom. 2,800 pesos din siya. Yung size kaya nito, saan kaya nakalagay? Maliit lang to mga pops eh. Pero okay pa yung outsole niya. Parang ano lang to, mga nasa size 7 o 7.5 lang siya. Air Force 1 ulit mga Emerald. Gore-Tex naman to, the tent nakalagay dyan. Ayan, 2,800 pesos, size 7. US siya. Pero para siyang mahaba. And check nyo na lang yung details. No? Ayan. Nike Air nakalagay dito. Maganda pa yung swelos niya. Ano bang presyo? 2,800 nyo. Ayan. Ayan, ito yung kapares. Ito yung kapares. Ayan, may bitak-bitak na nga lang yung ano dito. Yung bathtub niya. Pero hey, wala namang ano, wala namang issue masyado. Ayan, may LeBron pang ganito. Ayan, LJ23 nakalagay. 2,800 pesos din, size 7. Lakers na ba siya ang nirelease to? Ano ba to? Ambassador 7 ba to? Mukha nga Ambassador 7. BBO nakalagay dito. Ayan. Tapos ayan, may issue na nga lang. No? May tama na yung collar niya. Pero yung outsole, konti lang naman. Yung 4 foot niya, kitang-kita mo pa yung sushi. Heel drag na lang. 2,800 to ulit. Size, ano pa? Size 7. Air Max Audacity nakalagay dito sa dila. Ayan po itsura niya mga paps. Tingnan natin yung kanyang size tag.
size 10, no? Ito pa yung brand new condition pa yung itsura na ito. Size 10 nga lang siya. Ito, kita lang yung mga glue marks dito. Ayan. Tapos wala pang put-put. Ganda pa, 2,800 din. Yung air unit niya, oh. Ano? Size 10. Ito, may SB uli dito. Ayan, SB ng Flow Pro din. Nakalimutan ko ano yung tawag dito. Nakikita ko ito dati nila live set, eh. Yung mga Captivar quality ng ganito. Pero ito, okay naman. Size nito, 10.5. Ayan, ito naman, tatanggal yung kulay. Ayan, napabakbak yan, eh. Ayan, tapos ayan yung toe box nyo. Check nyo na lang mga emerald. 2,800 pesos din to. Yung sa kabila niya, natanggal na yung half yung sa toe box. Ayan, oh. Tinanggal na. Sen, parang nilagyan lang ng pattern. Galing, ah. Mahusay, ah. Eh, tsura ka pa. Ito, yung ganitong Air Max. Air Max talaga, Air Force One. X-ray. Hindi ko alam exactly yung pangalan, pero sabihin na lang natin X-ray, no? Size naman nito is size 9.5. Euro 43. Ayan siya. Separation, wala naman masyado. Pakita ko naman sa inyo yung detalye ng sneaker. Nike Air branding dyan sa likod. And then ito yung ano. Yung bottoms niya, matindi na nga lang yung dragging. Ano. Wala nang stars dito sa likod. Nakikita nyo pa yung black midsole. Then wala na rin stars dito sa may bandang toe area. So, 2,800 din. Tama ba? Hindi ko pa nakikita yung price pala. Oo, 2,800 din siya. Merong Adidas tubular naman dito. Ayan, oh. Size na ito, size 10. Ayan siya. Ito yung second iteration ng tubular na nilabas nila. Ayan. Ayan yung nag-evolve, ano? Yung paggamit ng tubular outsole. Ayan, ganyan nila. Presyo nito, 2,800. Mas merong Jordan 1 dito na cloth or fearless. Ayan. Dami ko naririnig na sinasabi to Chinese New Year. Dito Chinese New Year. Fearless to. 2,800 pesos po. Tapos, check natin yung size tag. Wait lang. Size 7 to. Collaboration to ng cloth. At saka ng Jordan. Ito, maganda pa rin naman to. Ipakita ko na rin sa inyo to mga emerald. Kahit na hindi rin siya legit, no? Pero ang ganda na ito. Space Jam Air Jordan 11. Maganda yung toe box shape niya. Fairness. Pero ito yung jump man niya. Ayan. Sa ito yung likod. Ito ko na rin yung ilalim. Sayang eh, no? Parang kinater, no? Kinater yung ano. Yung cotton leather. Nakakainis. Ayan. Ayan, no? Kinater. Sayang to. Ito yung ilalim, ano? Masyado ba siyang icy? Ito yung carbon niya. Tapos yung size tag niya. Tignan lang natin. Wait lang. Size 9 lang to. Mga emerald. Pero ayan, ano, kung trip nyo to, okay lang sa inyo yan. Kunin nyo na yan dito. 2,800 pesos yan. In fairness sa patent leather niya, maganda. Maganda siya. Pero ano to, ito, tinumang kinater na naman dito. Ito yung kapares. Ito, walang cut yung patent leather. Ah, meron dito sa harap. Ayan, sinayang to. Ayan, ilalim. Size 9, 2,800 pesos. She licking it down, she just killed the whole thing. Call that murder, she wrote. Always connect when I dial your phone. Nasty, God knows. The fuck, baby, you need some love. Fuck love, know you like diamonds and pearls. So yung mga emerald, nakita nyo na yung mga available na sapatos dito. Yan, sa Fashion Delight. Dito yan sa my show, MRT station mismo. So, nandito yan sa gitna. Dito yung space o yung lagusan na yan. Papunta yan ng ticketing station sa may side ng Shangri-La at ng Star Mall. Then, dito, lagusan yan. Papunta sa ticketing side.
ng EDSA Central, no? So kung may nagustuhan kayo sa mga ipinakita kong sapatos o kahit may nakita kayo sapatos na gusto nyo na hindi naipakita sa official pero nakita nyo sa background, yun, madali lang naman sila puntahan dito. MRT Show, Boulevard Station lang. So maraming salamat sa panonood mga immoral at magkita kita tayo sa susunod na video. This is your boy Ace checking out. Peace and love everybody. Salutes.